So, after nung departure ng barko namin sa Korea, nung hapon, naglalakad ako sa deck. Practicing my videography. Shooting a few clips na magagamit ko para sa B-roll in the future videos. Napansin ko, yung isang kasamahan ko, hinahawak-hawak ng cellphone. No, doon ko lang na-realize na dumaan pala yung barko namin malapit sa isang island. Sa mga ganyang instances, nakakasagap ng signal. And of course, pag merong signal, may possibility na pwede magkaroon ng internet. So, tumingin ako sa may bandang taas, nakita ko marami sila doon. Nagkukumpulan sa may labas. Naghahanap ng signal. So, ang ginawa ko, takbo rin ako sa taas, sa kabina ko. Kinuha ko ang cellphone ko. So, tinignan ko, okay naman yung signal and available naman ang internet. So, syempre, nakagamit na rin. So doon kami, nagkumpulan kami sa isang leg. Alam mo naman mga seaman, basta mayroong signal, kanya-kanyang hanap ng pwesto yan. Kung saan pinakamagandang lumugar para makasagap ng signal. Maka-browse man lang sa Facebook. Or makapag-chat man lang. Dahil para sa seaman, yung mga simpleng bagay, kagaya ng konting balita galing sa bahay sa Pilipinas, maka-chat man lang o makausap man lang konti yung mga mahal natin sa buhay or makita man lang yung picture nila or video na sinesend sa atin through Messenger or sa Facebook, malaking bagay na yan para sa mga seaman. Alam niyo naman kami, mababaw kaligayahan namin. So, ayun. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung itsura namin dito sa barko tuwing mapapadaan na malapit sa mga island and available ang internet. Kanya-kanyang pwesto para makasagap ng signal. And sometimes, puyatan pa yan. Maabot pa ng madaling araw. Hanggat merong signal, hindi natutulog, basta makakonnect sa internet. Dahil para sa seaman, ang internet signal is life. So guys, if you enjoyed my video, please let me know by hitting the like button. And don't forget to subscribe to my channel for more videos. Once again, thank you for watching. This is Chief MAKOi, signing out.